Isa ang probinsya ng Ilocos Sur sa mga lugar na hinding-hindi makakalimutan ni senatorial aspirant Loren Legarda. Ayon sa kanya, isang Ilocana ang nag-aruga at nag-alaga sa kanya, kaya nakuha niya ang ugali ng isang Ilocano. Napakalapit ko sa aking puso ang Ilocos Region. Mm-hmm. Ang nanay ko na nag-alaga sa akin mula ako'y napanganak ay taga Ilocos Norte. Mm-hmm. So ako'y pinalaki po, inaruga, inalagaan ng isang Ilocana. Mm-hmm. Yan, ang ugali ko'y Ilocano. At talagang naniniwala ko na dapat tulungan natin ang mga kababayan natin sa Norte. At ako po'y nakapagbigay ng dole tupad in partnership po with our local officials. Ito pang ang tupad, ito'y nag-provide na ng temporary wage employment para sa mga displaced or underemployed workers. At sinigurado rin po natin ang pondo para sa iba't ibang programa ng TESDA. Mm-hmm. Tulad ng Barangay Kabuhayan Skills Training, yung special training for employment at training for work scholarship. So, ito po yung mga na-allocate natin through the different LGUs. Yan. Tayo po yung nag-allocate ng funding para sa provision ng water system facilities sa mga pampublikong paaralan sa First District. At bukod dito, sinuportahan din po natin yung repair ng Quirino Bridge sa Bantay, Ilocos Sur. Mm-hmm. Tayo rin po ay, nung ako'y senador, nagbigay po ng pondo para sa Vigan Airport Development Project. Sana po'y nagawa na, by now hindi pa po nakikita kung natapos na po yung ating pondo na giligay po natin ng 2019 para ma-improve yung facilities ng Vigan Airport. Isa sa mga pangunahing ipinapatupad niya ay ang tupad program dahil marami ani ang naghihikahos ngayong pandemya. Maliban dito, inisa-isa rin niya ang mga programa at proyekto na nagawa na niya sa Ilocos Sur sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng mga local chief executives. Ko rin pong banggitin ang ilan mga proyekto na napaabot din natin sa Ilocos Sur gaya nga ng Dole Tupad sa pakikipagtulungan sa opisina po ni Congresswoman Christine Singson Mihan. At meron din po tayong tupad na hinalaan at tinutupad kasama ng opisina po ni Governor Ryan Singson at kay Manong Mayor Chavit Singson. So, tayo po ay naglaan ng pondo at nakipag-ugnayan sa tanggapan ng inyong mga representante or mga local chief executives. At sumuporta din po tayo sa mga local bills sa Kongreso tulad ng pagtatayo ng inyong test center sa Bantay, yung ating pagtatayo ng mga bagong barangay sa Suyo, pagtatayo ng heritage zone sa San Vicente, at mga tourism destinations naman sa iba't ibang munisipyo, at pagtatayo ng multi-species hatchery sa Santa Catarina, at ang pagtakda ng March 19 bilang Gabriela Silang Day. Tayo po ay sumuporta sa mga local bills na tinatawag nito sa Ilocos Sur. Binanggit din ni Legarda ang pagbibigay importansya sa mga maliliit na negosyo dahil dito anya mas nakasalalay ang pagbangon ng ekonomiya. Sa mga pinondohan niya ay ang dole pangkabuhayan para makapagbigay ng sustainable livelihood program. Meron tayong mga alituntunin. Ayon sa aking batas, yung micro, small at medium enterprises law na ginawa ko po nung ako'y senador pa noong 2007. Mm-hmm. So kailangan pagtuunan natin ng pansin ang job creation. So nabanggit ko meron siyang una yung dole tupad for emergency employment ng 10 to 30 days. Ito yung cash for work. At isa pang napondohan po natin ay yung dole pangkabuhayan. Okay. Para po ito sa mga may konting alam sa negosyo at meron din programa po ang DSWD para sa mga pantawid pamilya programs kung saan may 4 milyong pamilya ang magkakabenepisyo kung sila'y mabigyan po ng sustainable livelihood program. Mm. Ang pang-apat po ay ang para sa mga membro ng kooperatiba, mga association at movements. Meron tinatawag na Department of Trade Shared Services Facilities para sa mga nangangailangan ng mga gamit, equipment at tools sa kanilang maliit na negosyo. At mahalaga din yung sa community empowerment sa science and technology, si DOST naman, para din sa mga MSME ito. Mm-hmm. At yung test sa training na merong mga toolkit. So, kailangan idagdag rin yung CARES, COVID-19 Assistance to Resort
Enterprises Program. Ito po isang programa ng Small Business Corporation at suportahan natin ang no capital, no interest for MSME. Meron din po dito yung Agriculture Credit Policy Council na nagpapautang naman ng walang collateral at walang interest sa mga pamilya ng mangingisda at magsasaka. Ang mga programang ito ay naipapatupad na sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, pinasalamatan ni Deputy Speaker si Congresswoman Singson dahil sa aktibong pagpapatupad niya ng mga proyekto dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Nagpapasalamat ako sa aking kaibigan at colleague sa House of Representatives, si Deputy Speaker Christine Apo. Siya ay napakabait, napakasipag at salamat din. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines.